Kachips, I'm Ruth Capio and welcome to my channel. For today video mga Kachips, i-share ko sa inyo paano mag-top up, mag-cash in ng inyong GCash account sa Ministop. Pero bago kong pisahan ang video na ito, make sure na click mo na ang like, subscribe button and notification bell para laging update sa mga new videos na i-upload ko sa aking channel. So mga Kachips, tapusin nyo itong aking video tutorial para malaman nyo po kung gaano kadali mag-top up, mag-cash in na inyong GCash sa Ministop. Ang unang step na gagawin natin mga Kachips, i-open lang po natin ang ating GCash. Kailangan lang po na meron kayong data or internet connection sa inyong cellphone. So open po natin ang ating GCash. Ayan, makikita nyo mga Kachips. I-click lang po natin ang cash in. Ayan, makikita nyo mga Kachips. Mababasa nyo po dito ang over the counter. I-click lang po natin ang view all. Ayan, makikita nyo yung mga new partner kung saan kayo pwede mag-cash in ng inyong GCash account. So, dahil ang ating content ay sa Ministop, hanapin lang po natin ang Ministop. So, ayan, makikita nyo mga Kachips ang Ministop. I-click lang po natin siya. Pagkatapos natin maklik ito mga Kachips, makikita nyo ito, banda sa ibaba ang generate barcode. So, gagawa po tayo ng barcode para makapag-cash in sa ating GCash account. So, ikiklik lang po natin ang generate barcode. Ayan, pagkatapos natin i-click mga Kachips, ito po yung lalabas sa screen. Cash in made easier by a barcode or unique reference code. So, itatype nyo dito mga Kachips kung magkano yung gusto nyong i-cash in o top up sa inyong GCash account. So, example, nagka-cash in po ako ng 3K. Itatype lang po natin yung amount. Kung ano po yung gusto nyong amount na ipapasok sa inyong GCash account. So, pagkatapos nyan mga Kachips, na-type po natin ang ating amount na gustong ipasok, i-okay lang po natin siya mga Kachips. So, ayan, ito po yung lalabas na barcode. Next step na gagawin natin mga Kachips, screenshot lang po natin ito. Screenshot natin. Pagkatapos yan mga Kachips, pumunta po kayo sa pinakamalapit na Ministop sa inyong lugar. So, pagpunta nyo po doon, pumunta po kayo sa cashier at ipakita ang barcode na ginawa natin para makapag-cash in or makapag-top up na po kayo sa inyong GCash. So, i-update ko kayo mga Kachips pag nakapag-top up na ako sa Ministop. So, click ko lang po yung done. And click and okay. Yan, mapapansin nyo mga Kachips, di pa ako nakapag-top up. Ayan pa lang yung laman ng aking GCash, 13 pesos 0.49 cents. Pumunta ako sa pinakamalapit na Ministop sa aming lugar mga Kachips. Pagkatapos nyan, pipila lang po kayo sa cashier at ipakita lamang ang barcode na ginawa natin. Pagkatapos nyan mga Kachips, bibigyan po tayo ng resibo ng ating pinakash in or top up sa ating GCash. Ayan, mapapansin nyo mga Kachips, ito yung resibo na kapag cash in po tayo ng 3,000 pesos. Pagkatapos nyan, marireceive nyo po ang text na nakapag cash in na po kayo sa inyong GCash. Ang kagandahan mga Kachips, kapag kayo nag-cash in or nag-top up sa Ministop, wala po itong service
P. Di tulad sa 7-Eleven, pag kayo nakapag-cash in or top up sa inyong GCash, ay meron po itong service fee na 1%. Ayan mga ka-chips, mapapansin nyo na nadagdagan na ang aking GCash ng 3,000 pesos. Kung nagustuhan nyo po ang aking video tutorial mga ka-chips, don't forget to like, share, and subscribe para laging update sa mga new videos na i-upload ko sa aking channel. More tipid tips mga ka-chips!